Hello everyone, this is Christine and welcome to my channel. So friends, ito na nga, isishare ko na sa inyo kung paano magkumawa ng isang tarpaulin poster using the publisher. So ito yung mga items na we will be using later on sa ating tutorial. Now let's open the publisher. Close it and change the publication page. Ito kayo sa page setup. I prefer to use 144 for the width and 72 for the height. Nasa sa inyo kung anong gusto yung size. Okay. Next is to insert our first picture, which is for the background. Okay, nasa desktop natin si Navy yun. Open this folder and click this picture. Go. Adjust natin ng konti para mas makikita natin yung itsura niya. Now, itong picture na to dapat i-adjust natin yung kanyang brightness and then yung kanyang contrast kasi hindi naman siya yung pinaka-sentro. So, yung hindi siya masyadong matingkad. Yan. Kasi for background lang naman siya. Pampa-arte ng bakumbaga. So, let's fill it up para sa ating background. Then, cut this. Next up is to insert our background picture. Diba? Ito. Yan. So, drag it. Lagyan natin siya sa buong publication page natin. Diba? Ito yung border natin. So, medyo, may dating na ng konti. Next is to insert our medal. Kasi yung ginagawa natin ngayon, friends, is tarpaulin para dun sa school for the graduation ceremony. Hopefully, na matutuloy. Kung di naman, at least, naka-ready. So, I prefer to place it here. So, kung napapansin nyo, walang background, di ba? So, may tutorial ako kung paano kunin yung background from the image. Click nyo yung nasa taas. Yan, adjust natin dito. At kung napapansin ninyo, medyo hindi maganda to, itong side na to. So, ang gagawin nyo lang, click nyo itong image na to, go to format, and then send it backward. Tcharang! O, diba? So, nakatago na siya. Next is to insert our school seal. Yung school seal namin. And of course, wala siyang background kasi nga, kinuha na natin. Gusto nyo malaman on how? Just watch my tutorial. Pasensya na kung medyo hindi ano, medyo blurry yung school seal namin kasi wala kaming electronic. Bali, ginawa ko lang yan. So, yan. Adjust natin yung kanyang brightness and then contrast. Mas gusto kong tingkat yung kanyang appearance. Okay, we'll choose this one. Okay. Next up is to insert our tip edge. Yun lang yung mga heading. Yung ginawa pala natin is nag-insert tayo ng text box. Yan. Mga basic lang naman to. Yung pinaka-highlight talaga nito is yung kung paano ko ginagawa yung word art na medyo may dating ng konti. Konti lang naman. Yan. Okay. Meron tayong heading. Now, dito na. Go to insert and choose word art. Bali, may gagamitin tayong tatlong bagong font style dito. Yung una, ang gagamitin natin is the AnyDoor. You can download it dun sa Google. And then install it. No problem, wala naman sigurong virus to kasi matagal ko nang ginagamit to. Okay, let's adjust it here. And of course, click natin to. Go to format. Wait. Okay. Ginawa ko pala kanina is nag-control C for copy and control V for paste. Let's go to format. Kasi ka 36th graduation ceremony na namin this coming April 14th. Go to format, change the color. I prefer to use red. And go to the text outline.
And of course, you can always adjust the text outline manually. So later, papakita ko. I-adjust natin itong color na to. And okay, we'll adjust the outline. Pwede nyo i-adjust dito yung kung gaano siya ka nipis or thick. Same din dito sa TH natin. So, meron na tayong 36th. Same process, go to format, text field, text outline, and then, ito is yung effects natin. Punta tayo ng glow. Yung glow yung mas nakakapagbigay ng beauty sa text actually. So, I prefer to use the 0% transparency sa lahat ng glow na i-apply natin today. Next is to insert another word art. For now, for this text, gagamitin natin yung Awesome Season Personal Use. Download din ito. Mas maganda to. Parang pang-wedding. Charot. Yan. Diba? Parang pang-wedding. Okay, place it. Drag-drag lang naman to. Tapos, lagay natin sa center. Align natin sa center para mas maganda. Kahit naman kung nasa gilid, nasa ano siya, wala sa posisyon. Then, click. Same process pa rin kanina. Text fields. Actually, lahat ng gagawin natin ngayon is yun lang. Go to text field, text outline, glow. Lagyan na ng glow. Pumili or piliin nyo lang yung magandang font style. Kung wala naman, hindi siya available dun sa publisher ninyo, pwede nyo itong i-download. Lagyan natin ng glow. Or shadow, meron naman. Ito naman yung bago. Yung gradient niya. Diba? Pumili lang kayo dun sa kasi nakakapagbigay ito ng kumbaga highlight, parang makeup, may highlighter dun sa shape effect. Sa yan. Okay, lagyan na lang natin lahat. So, meron na siya. Dagdag effect, dagdag beauty. So now, just natin ng konti yung glow niya. Yan natin yung white color. And yan. Next is to insert another word art for the theme. So, medyo i-fast forward ko dito. Kasi pabalik-balik lang naman to. As for the theme, tong Sulong Edukaldad, yung gagamitin naman natin dito is yung font style na tinatawag na Oblix Pro. Which is also, can be downloaded from the Google. And then install it and use it for free. So, yun lang yung mga basics para dito. Pagtapos na, pwede natin i-save. Kung satisfied. And, done. Okay, go to file. Click export. Change the file type. Click JPEG format and save. Natin yung file name and then we'll check it out later kung okay ba. So this is our finished product. Thank you so much for watching. See you soon.